Abiso po sa mga motorista, ngayon pa lang ay planuhin na ang inyong magiging alternatibong ruta dahil simula October 3, hindi muna madadaanan ang isang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig City. 6 na taon po itong isasara sa mga motorista para bigyang daan ng gagawing pagsasaayo sa naturang kalsada. Si Karen Villanda sa detalye, Rise and Shine, Karen. Sa Shaw Boulevard Corner, Meralco Avenue, nakapaskil na ang karatulang ito na may abisong isasara muna sa mga motorista simula sa October 3 ang Meralco Avenue magmula sa estansya hanggang sa Shaw Boulevard. Sisimula na kasing itayo dito ang isa sa mga istasyon ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa isa sa mga engineer ng subway, kinakailangang isara itong Meralco Avenue para maghukay at ihulog yung higanteng tunnel boring machine na siya namang maghuhukay sa ilalim ng lupa. Katunayan, mayroon na ditong markings para palatandaan kung hanggang saan isasara yung kalsada ng Meralco Avenue sa October 3. Sinabi ng Department of Transportation, tatagal hanggang 2028 o 6 na taon na sarado sa daloy ng trapiko ang nasabing kalsada sa Pasig City. Tuloy si Joseph, balik EDSA na muna dahil hindi na muna madadaanan ang kanyang alternatibong ruta patungong Rosario, Pasig. Meron naman siguro magandang plano ang government na routing yan ng daan. Dahil para sa atin din lahat ito yung sakripisyo natin. Para sa atin din lahat. Dito nalalaman na umaangat ang bansa natin pagka gumaganda yung infrastructure natin Apektado rin ang pagsasara ng ruta ang binabiyahe ni Nestor, isang jeepney driver. Mahihirapan po kami dyan. Dahil sa traffic. Kasi baka hindi na umusad dyan. Ngayon pa nga lang po, grabe ng traffic sa umaga Kung 5 oras na yung balikan namin, ngayon pa pagkain sinara ho yan. Naglabas na ng ruta ang Department of Transportation para sa bagong daraanan ng mga apektadong pampublikong transportasyon. Para sa mga traditional na jeep, padadaanin na sila sa Captain Henry Javier Street patungong Danny Floro Street sa Pasig. Sa Dona Julia Vargas Avenue papuntang San Miguel Avenue naman ang mga modernized jeepney. Habang padadaanin ang mga UV Express sa kaparehong lugar o di kaya ay sa Under Road to Camino Verde. Handa na rin ang local government unit ng Pasig City sa maidudulot na pagbigat ng trapiko para bigandaan ang proyekto. Na-consult kami kung paano natin i-manage pero dumating na tayo sa punto na hindi talaga natin kayang iwasan to at para po sa pag-uunlad ng bansa natin. Ang solusyon po sa transportation sa ating mga problema sa traffic ay hindi po yung pagdami ng pribadong sasakyan kundi ang pag-invest at pag-develop ng ating public transportation. So ngayon po kailangan muna natin mag-adjust at mag-sakripisyo po ng konti dito sa ating pagsara ng Meralco Avenue. Pero ang bunga po nito, inaasahan natin after 6 years, ay meron tayong, makakaroon po tayo ng increased accessibility. Matatanda ang una na rin inumpisahang hukayin ang Valenzuela Depot na Metro Manila Subway at ang istasyon nito sa North Avenue. Tatakbo ang subway magmula Valenzuela hanggang sa NAIA Terminal 3. Oras na matapos ito, iikli na lamang sa 35 minuto ang biyahe mula Quezon City hanggang NAIA. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.